Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Eto, Alex. Etong susunod nating babalikan ito. Ito yung sumbong ng kurot sa puso. Kapag ikaw ay talaga isang ama, hindi mo matitiis makita ang iyong anak na naghihirap. Katulad na lang nitong inilapit sa atin namang ama na si Ronnie Tabuklaw, taga Bacoor, Cavite. Ang kanya kasing anak na 5 taong gulang nagkaroon ng problema ay sa kanyang spinal cord matapos daw mabangga noong 2014. Pero ang masakit rito ay nakabangga, pinabayaan lang yung bata. Eto, panoorin natin ulit yung problema. Kasama ho natin sa studio si Ronnie Tabuklaw, at kasama ho niya, ito po yung sinasabi ko pong anak ko niyang nabangga ho na isa pong sasakyan, kung kaya't po ay meron po siyang karamdaman ngayon. Ronnie, magandang gabi. Bakit tumagal ho ng 3 taon at hindi ito napagamot ang inyo pong anak? Dati po sa Las Piñas po kami dinadala lagi siya. Mm-hmm. Ngayon nagkakaroon ng asthma sa kami pneumonia. Ngayon hindi pa namin MRI kasi kailangan pa daw palakasin yung bata. Tapos yung paanin daw ng yung pakainin ng mga kasi bago daw isalang. Yes. Okay, balikan lang natin Ronnie. Nung 2 years old siya, siya ay nabangga. Opo. Sino ba yung nakabangga sa kanya? Bali, si Jason Imperial po. Yun ang may-ari po ng motor. Motor, ah. Pero tawan daw nakabangga. Okay. Ano ang matinding tinamaan sa kanya katawan? Spinal lang po. So, hindi ho siya makalakad, makagalaw? Po. So, lagi hong nakakapit lagi ho sa inyo? So, sinabi ho ninyo na 3 taon ho, walang tulong pong itong si Jason yung nakabanggaw sa kanya. Wala po. Paano ho ninyo nakakayanan pong mapagamot itong anak ko? Simula po nagbutuhan noon, nakakuha po ako ng mga financial. Papunta dito sa Maynila, makaraos na kami yung pa-check-up. Yun lang pong ginagawa namin. Humingi po sa mga kandidato. Yun, yung pa-check-up. So, simula yun, napaano ko yung bata. Subaybayan ko talaga, tinutukan ko talaga siya na mapagamot. Sinubukan ba hon yung lapitan itong Jason Ramirez na ito na nakabangga? Anong sabi mo niya? Sabi ko, kuya, pwede bang makahingin konting tulong din sa bata? Wala talaga. Alam mo, Ronnie, nakausap po namin ang ito pong Philippine Children's Medical Center o PCMC. At yung kanila pong director ho dyan, walang iba kundi si Dr. Julius Lecciones. At meron silang sinabi ho sa Kilos Pronto, at sinasabi ho, sa Biyernes ay handa ho ang kanilang pong ospital para bigyan ho kayong serbisyo para mapa-MRI po ang bata. Tapos, at sabi rin po ni Dr. Lecciones, ay itutuloy rin po nila ang pagbibigay po ng medisina para mapagaling po inyo pong anak. So yun pong una pong gagawin ho natin. Matapos natin may palabas siyang maraming tumulong sa pamilya ng bata. At ang maganda rito, Alex, tinulungan rin siya ng Philippine Children's Medical Center. For now, itong mga result ng mga MRI niya, kailangan talaga ma-review muna ito ng mga specialista natin dito sa ospital. From there, tsaka natin madedetermine kung anong klaseng tulong ang mabibigay natin sa pasyente. Thank you ho sa PCMC at sa lokal na pamalaan po sa Rosario, Cavite. Sa inyo pong tulong dito po sa ako naman, Lex, ako'y nagpapasalamat dahil tayo lang bukod tanging primetime sumbungan at marami rin nanunod sa primetime. Kaya kung sumbungan ang pag-uusapan tulad nung itong inilapit sa atin, maraming medyo na antig yung puso at tumulong. Tumulong po. Nagbigay rin po sila ng konting kahalaga para makatulong po.